What's up mga padreng, welcome back to my channel. For today's video, may dinala rito Rosie 125. Ang issue ng kanyang motor, tinirik dun sa daan, tinulak na lang rito pang ipagawa. Ayaw daw umandar. Ngayon sa pagtro-troubleshoot, dapat step by step para hindi natin hinuhulaan yung sira ng kanyang motor. Pag nangyari po sa inyo to, ang una natin gagawin, check muna natin yung kanyang high tension wire kung may linalabas na kurente. Adiyo, paki-kick mo rito. So ito yung kanyang high tension wire. Sige, i-kick mo. So yan o. Walang kuryente. So okay na. So pag walang kuryente, dumirect po tayo kagad dito sa kanyang stator. Kasi itong Rosie 125 is battery operated po yan. So tanggalin natin yung kanyang battery. Tsaka natin tanggalin yung kanyang socket ng stator. So ito yung kanyang wire ng stator. Tanggalin natin to. So ayan. So gagamit tayo ng test light upang ma-troubleshoot natin kung okay pa yung ating stator. So ito, ilagay natin sa body ground yung ating clip. Ayan, body ground. Okay, sabay natin sundutin yung kulay pink na wire. So itong pinakagitna, kulay pink na wire. So dapat hindi ilaw, pakikik mo. So ayan, okay siya. Sa kabila naman, sa kulay yellow wire, lipat natin. O, dapat hindi ilaw. Okay. Kuha tayo ng kapirasong wire. I-tap natin sa kulay pink. So ayan, nakatap na siya sa kulay pink na wire. Lagay natin yung clip dito sa kabila. So lagay na muna natin. So ayan, kinabit ko na yung clip dun sa kulay pink na wire. So yung linagyan natin ng sinutan natin ng wire para ma-clip natin. Sundutin natin ng test light yung kulay yellow. So ayan, pinasok na natin sa kulay yellow wire. Pakitadyakan mo, dapat iilaw. Isa pa. So ayan, okay na. Good po yung ating stator. So ibalik na natin yung socket. Magbabaklas tayo ng bangko. Tsaka yung kanyang tangke. So ayan, magic. Natanggal na natin bangko tsaka yung tangke. Ito yung socket ng ating regulator. Hugutin na muna natin yan. I-check natin tong wire na to, galing to sa stator, kung umaabot dito yung supply mula rito sa ating makina. So i-check natin yan. Suutan na muna natin ng wire yung kulay yellow na wire. Suutan natin yan. So ay nasuutan ko na yung yellow wire. Tapos gawin natin yung ating test light clip. Ayan, clean-up ko na dyan. Galing siya sa yellow wire. Sundutin natin ng test light itong kulay pink. Dapat iilaw po yan. So sige nga, pakikik mo nga. Ayusin natin, sige. Ayan, sige, isa pa. Okay, so ibig sabihin walang putol yung galing stator papuntang regulator. So wala po siyang putol. So ang gawin po natin, ibalik na natin yung kanyang socket. Balik na natin dyan. So ayan, nabalik ko na, tinanggal ko muna yung kanyang red wire galing sa eto. Tanggalin na muna natin tong kanyang red wire. So ayan, nakatanggal na yung kanyang red wire. Sundutin natin yung red wire. Kung naglalabas ng kuryente, pakikik mo nga. Sige. Ayan o. Sige, isa pa. Wala po siyang linalabas na kuryente. Teka, ayusin natin pagkasaksak. So naka-clip yung ating test light. Sinaksak ko dito sa red wire. O, pakikik mo ulit. So ayan, wala po siyang linalabas na kuryente. So okay na. So ang problema po ng motor na to mga padreng, itong ating regulator. Ang sabi ng customer, nawala ng headlight flasher. So dahil nga ito yung nagbibigay na supply dyan, so magpapalit tayo ng TTGR na 5 wires. Palitan natin yan. Full wave na charger, TTGR. So subok na namin to. So ito yung kalimitan na ginagamit namin.
So ikasana muna natin ta. So ayan na nga, nakabit na natin yung ating regulator TTGR. So subok na natin yan. So ikasana natin dito sa kanyang socket. Ikasana muna natin to. So ayan, nakabit na natin yung ating regulator. So color coding lang naman yan. Tapos meron extra dito na kulay black na wire. So itong black wire na yan, ano po yan, ha? Kailangan mapasukan natin ng 12 volts yan. Input po yan ng ating regulator, 12 volts. So ang purpose nitong black wire, para hindi ma-overcharge yung ating battery. So tinanggal ko na muna yung kanyang red wire. So dapat maglabas po dito ng kuryente. Gagamit tayo ng test light clip. I-clip natin sa ground. Yan. Tsaka natin sundutin dito sa kanyang red wire. So kahit naka-off po yung susenya, kahit nakapatay, so dapat maglabas ng kuryente yan. So pakita niyakan mo. So ayan o. Oh, okay na po yan. So ibalik na natin sa kanyang socket at i-check natin doon sa kanyang high tension wire kung naglalabas na ng kuryente. I-check natin yung kanyang high tension wire. Susuyan na muna natin. So check natin kung may kuryente na. So kanina wala yan. So sige, pakita diyan mo. Sige. Wala pa rin. So may kulang pa rin dyan. Oops, sandali. Mapapansin nyo po, walang lumalabas na kuryente. So kanina walang linalabas na kuryente yung ating regulator. So napalabas na natin yan. Pag ganyan pa rin na walang lumalabas, may gagawin po tayo dyan. Palit na tayo ng regulator. Lumabas na yung kanyang supply dito sa ating papuntang battery. Pero wala pa rin linalabas dun sa kanyang high tension wire. Pag ganyan nangyari sa inyong mga padreng, ang gagawin natin dyan, mag-check tayo dito sa kanyang CDI kung pasok ba lahat yung kuryente niya dyan. Ngayon, dahil yung kanyang battery is low bat na, mas madali po tayo mag-troubleshoot kung meron tayong malakas sa battery. So check na muna natin tong battery natin kung merong laman. So ayan, meron pa siya. So itong battery na to medyo pasira na rin. So ito yung kakabit natin. So ayan na nga mga padreng, nakasana natin yung ating battery. So tinap ko na muna rito yung kanyang ground. So sa pag-troubleshoot niyan, so dapat i-double check natin. So lagay natin dito sa positive. Uy, pakihawak mo na nga. Ayan, pakihawak mo. Ayan, ganyan lang ha. Kang gagalaw dyan. Ano, shout out sa mga taga Pulong Pineda. Ayan. So linagay natin sa positive. So dapat, dahil naka-ground na tayo rito, dapat iilaw yan. Ayan, umilaw siya. Lahat ng susundutin natin, ground yan. So okay. So itong Rosy Macho, pag may nakita tayong green na wire, pakisundot mo padreng para matutunan mo rin. Sundutin mo yung kulay green na wire. So dapat iilaw yan. Yun o. O yan, umilaw siya. So good po, hindi nawawala yung ground. Sundutin mo yung black na may yellow, yung black na may yellow, yung ating ignition coil. So yan, pakisundot mo, dapat iilaw. So good po siya. So lipat natin tong ating clip sa negative. So ang hanapin po natin yung positive. So ayan, positive po yung ating hanapin. So pakisundot mo padreng yung kulay black, solid black. So yung solid black po na yan mga padreng, meron wala? Wala. Ibig sabihin, nawawala po yung kanyang accessories wire. So yan ang ating susolusyonan. So sumundot ka rito sa, dito sa may kanyang placer. Sundot ka dyan. So wala pa rin. Wala. So ibig sabihin, that's... may problema po dito sa kanyang susian. So kailangan natin buksan yung kanyang headlight. Tinanggal na natin yung case ng kanyang headlight. So hanapin natin yung papuntang makina. So ito, papuntang makina. So ito, sundutin natin yung red wire. Sundutin mo yung red wire. Walay. Walang ilaw po yung kanyang red wire. So ayan, sundot ka muna dun sa positive ng battery. Sundot ka muna. Meron, oh, meron naman. So check natin kung galing nga ito. So mali po yung kanyang sinundot. So galing susian to. Dapat yung isa ito. Ito pala. Ayan.
Oh, shout out kay Padreng Eric. Siya yung mekaniko natin. So yun, pasok po siya. So pakibalik mo, Padreng, yung sakit. Pakibalik mo. Yan. So pasok naman galing battery, pasok naman sa kanyang susian. Pero bakit wala po yung kanyang accessories wire? So ayan, pakisundutin mo yung black na wire. Pakisundot mo yan. So ayan, oh, wala, oh. Wala po siya. Ibig sabihin, mga Padreng, sira po yung kanyang susian. Sira po yan, oh. So ayan ang susolusyonan natin. So tanungin natin si ma'am kung may pampalit siya o remedyo lang muna. Remedyo muna. So remedyo muna daw, sira yung kanyang susian. So pag ganyan yung problema ng mga Padreng at wala pa kayong budget, irerekta po natin yan. So ang gawin natin, babalatan natin dito. Ay, hindi pala nakikita. So rerekta natin, dahil sira yung susian, balatan natin yung black wire tsaka red wire tsaka natin itwist. Check natin yung kanyang accessories wire doon sa placer kung maglalabas na. Pakibalatan mo muna to, Padreng, tsaka mo itwist. So ayan, nabalatan na natin yung black tsaka red. Itwist ni Padreng Eric yan. So ayan, ayan ang ating shoutout sa ating assistant mechanic, aspiring mechanic. Ayan. So nakatwist na. So naka-negative yung ating clip. Pakisundot mo nga kung naglalabas ng kuryente yan. Pakisundot mo. Oh, dapat iilaw yan. Oh, sundot. Ayun, may ilaw na. So balik tayo doon sa dating pwesto. Ito. Pakisundot mo nga to, Padreng, tong black wire. Black wire. Ayan, oh, meron na. So ibig sabihin, kumpleto na po yan. So pwede na nating ibalik yung kanyang socket. Pakibalik mo na, Padreng, yung kanyang socket. Ayan, balik na natin yung kanyang CDI. Ayan, oh, shout out kay Padreng Eric. So ayan, i-check na natin yung kanyang high tension wire kung naglalabas na yan ng kuryente. So kanina wala, sira yung regulator, may problema yung kanyang wiring. I-check mo nga, Pogi, kung meron na. Ay, napakalakas. Oh, sige, ayan, malakas. Ayan, oh. Ah, okay na, okay na. Ibabalik na natin yan. So pansamantala, renekta muna natin dahil wala pang pamalit. So ibalik na natin yung kanyang capacitor noise, bangko, tangke, at okay na yan. Okay, nakabit na natin yung kanyang regulator. Yung nagka-problema din sa kanya yung socket ng CDI, yung accessories wire. So nawala na supply yun, inayos na natin. So sige, paanda rin mo. So bali, nakarekta na po yan. Sige. Ayan, birit mo, birit. Ayan, oh. Oh, quality. Okay na, okay na. So ganoon lang po, mga Padreng, pag nangyari po sa inyo itong gantong issue ng motor, sundan nyo lang po yung videos. Kahit kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutan paki-like, paki-share, paki-subscribe, paki-hit na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ilalabas ko. Thank you po sa inyo. God bless. Mabuhay po kayo.